Si Kristo muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ngayon, muling pinamalingin namin sa pasimulan ng aming pagpiliwan, ikalawang linggo na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus Kristo. Ang pagkaya ginawa ay tayo ay mga mananampalataya na muling pagkabuhay. Christian people. Kaya naman, sabi ako namin, yung linggo na pagkawag namin ay linggo ng pagkabuhay. Bahagi ko na isinamanin sa amin sa Ebanghelyo na nakita namin sa katapuan ni Tomas ang nagdududa. Marami na nagdududa. Bahagi ko ay makita namin sa mundo pinagalawa namin na ito yung mundo ng pagdududa. Kung kahit na nga simpleng bagay, nagdududahan natin, hindi natin siguro kapag pinag-usapan natin ang muling pagkabuhay. Kasi parang mahirap pa namin yung kwerba ng muling pagkabuhay. Pagkakataon na nawa ay maging bahagi ng ating pagdududan. Pero ito rin ko ngayon ay ang linggo na mula mo ng year 2000 ay tinilagang mo ng simbahan sa pagkabilang ko ni Pogyang Pogyusele na ang linggo ng second Sunday ay maging linggo ng dakilang awa ng Diyos. Divine Mercy. Bahagi ng pagtutusin ang aking pagdududan, isa ko sa mga bagay na may higit na makatulong sa atin ay hininahin ang dakilang awa ng Diyos. Pero ayaw ko na natin pagkikaitilayan ng mga bagay na ito sa mga pahayag na tinamanin sa atin sa mga pagbasa. Una, pagyaya ng buhay kapal na bahagi sa tao na tayo ay nagdududa. Walang tao hindi nagdududa. Pero yung pagyaya ng Jesus si Alin, huwag ka lang mag-alilaman. Maniwala ka lang. Paano? Bahagi yun. Alam natin, no? Kasi mahirap kapag tayo ay nananatili sa pagdududa. Bakit? Hindi kayo makakapin. At tuntusin, yung pamantayan ng maayos na pamantayan ay alin. When you are in doubt, do not act. Kapag ito ay nagdududa pag ang pinigos, bakit? Ay, hindi mo alam kung tama mo o mali ang iyong pagdududa. Kaya ano mo nang gagawin? Remove the doubt. Alisin mo ang iyong pagdududa. Paano mo alisin? Mag-indiscriminate ka. Kaya, kung mapapansin natin, ay yun ang hindi tumas. Makita ang pandaw ang sukat sa kanyang mga kamay at sa kanyang tagiliran. Kasi baka mamaya hindi naman si Jesus. Hindi naman yung Jesus yung ipako sa mga na namatay. Baka kumusin niyo, baka makampal niyo. At kung mamamansin niyo natin, anong sabi ko sa ibang medyo, yung din yung unang pinakita na Jesus sa kanyang mga alagad. Yung kanyang sukat sa kamay at sa kanyang tabiliran. Bahagi mo, kinakailangan makita natin, kinakailangan mo tayo
maghindi sila at magbigay na itong Ama. At isa ho sa maliwanag na maging bahagi ng pag-ibig natin kapag pinag-usapan natin yung pag-aalis ng sugal ang nangawa ng Diyos natin. Yung mga sugal natin, kinakailangan malipagay yung naging bahagi ng ating sugal na nakaranasan natin sa pinag-ibig nito. Ano ba galing yung mga pangyayari na nagturo sa atin ng sakit? Kalungkutan, maging ito man ay sanhin ng tao, ng pangyayari, o ng isang bagay. So, bahagi yun ang kinakailangan natin pag-ilagay natin. Mayroon tayong mga sukat. Pero, bahagi natin na yung mga sukat natin natin dapat ilong na. Nandun na makita natin na may mga sugat tayo, pero dapat ilong na. Paano natin malalaman na ilong na yung ating mga sugat? Well, sabi na natin, hindi na sariwa. Wala na sakit. Kung halimbawa, nakita mo yung tao nagwalang yan sa iyo. Kung di kaya nakita mo yung pangyayari na katulad ng pangyayari na nangyari sa iyo, na nagdulot sa iyo ng malalim na sugat, o di kaya ay yung bagay o lugar na pinangyarihan ay nakikap. Anong dapat? Wala nang umuwi na sakit sa individu. Dapat napatawad mo na. Wala nang dapat ay siguro pwede mong maalala yung pangyayari nyo para rin maging aral sa iba. Pero wala na yung pagkabuhin. Nawala na yung pag-iigante. Nawala na rin yung alin, pambabangon. Kaya yung mga taong nag-iigante ng pambabangon, hindi pa ilong masugat noon. Dinaramdam pa noon. At gumito sila nga, sinasariwa mo ninyo yung sugat na yun. Kaya, bahagi yung seso siya rin. Nakapako mo sa buhay. Hindi pa siya naman yung nabuhay. Kinakailangan mahinom ang mga sugat na yun. At kung makikita natin, ang nalang makita natin, peklat. Peklat na lang. Pero kahit yung peklat na nariyan, dapat wala na tayong naramdaman na sa iyo. Bahagi yun. Maaari ang maraming mga kalimutan sapagkat kami bahagi ng ating buhay at maaari magbigay ng aral para sa amin at para sa iba. Pag dapat wala na sa na tayong naramdaman. Kaya yun ang tama ko ni Hendrik Nguyen at sa niya. Yung mga tao puno daw na mga peklat, yung daw ang mga magagandang tao. Bahagi, bakit? Nahina na yung sugat eh. Baka tayo punong-puno pa tayo kung sa iwang sugat. Kaya anong nangyari sa akin sa Ebanghelyo? Walang kapayapaan. Dito sa Ebanghelyo, katanggay sa sinabi ng Diyos natin, sumahin mo ang kapayapaan. So, paano mahinong yung mga sugat? Isa kong magandang mahinong sa pagkakali ay hindi natin ang kapatawaran sa harapan ng puso ng Ama. Bahagi mo yun. Pagkaman sinabi ng Diyos sa kanyang mga lalaki, ang sino ang pinatawad mo ay pinatawad ng Ama, ang sino hindi pinatawad ay hindi ka pinatawad. Ito ay tumutukoy sa sakramento ng pagkukulungsal. Pero dapat bahagi yung pagkilos natin sa daigdig na ito natin. Matuto tayo magpatawad. Paano tayo makapagpatawad? Napakasakit.
ano yung makita natin? Yung tulong ng dakilang awa ng Diyos. Kaya ngayon, yung darawang at ang dakilang awa ng Diyos ay nagpupula yung sinag ng puti at ng pula. Bahagi yun ang tubig at dugo na dumalang kay Jesus Christ. Hindi ho tayo magkakaroon na tunay na kapagawaran kapag at hindi tayo magkakaroon ng lakas na magpatawad kung hindi natin ayahan natin pagdaloy ng dugo ng magpapatawad ng ating Panginoon. Bahagi hindi natin ang dakilang awa ng Diyos. At yun ay maliwanag na rin na pinadakilang tayo ng awa ng Diyos. Sabi, marunong lang yung magpatawad. At kapag nangyari natin yung kawalangian ng ibang tao sa atin, awa na lang sa atin. Magkakaroon tayo ng tunay na kapangyarihan. At maliwanag mo rin na kaya ko rin natin, ha? Si Kristo'y muling nabuhay. Kahit hindi namin mapakita ni Jesus na muling nabuhay sa dating na ito, ha? Kung kami ito, may kapayapaan kahit na sa mundo dinanasusunod na ito, ay makita yung kapayapaan na itinuturo ng pananampalataya ng Kristo'ng napapahayag ng si muling nabuhay. Tama. Nabubuhay sa inyo ang Kristo muli na buhay. Sabagat pinagaluyan tayo ng dakilang awa ng Diyos. Sabi na natin ay nakita niyo ba na binabago niya isa sa mga Hudyo? Nagigantin pa siya sa mga Hudyo? Hindi, bakit? Unang hindi niya sinabi na sino bang pumatay kay Jesus? Unang nobody killed Jesus. Sabi nga ng mga dalupasa sa Pilipinas na bakit daw may tubig na lumabas sa taliliran ni Jesus kasama ng tubo ang atyat ang ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili. Hinayaan niya na mamatay para sa kanya. At hindi nga si Jesus ang sino man para sa kanyang pagliligtas sa sangkatawang. Kaya rin ibigay ang gawa ng kanyang pag-ibig at awa para sa atin. Kaya nung kinakailangan natin, gawin natin sa kanya. Panginoon, hayaan mong dumalo sa akin ang iyong dakilang awa nang sa ganon. Maiparamdam mo rin sa iyo ang tunay na kapayapaan na dulot ng iyong pagkakulay. Bakit? Wala na akong nararamdaman sakit sa mga sukat na dinanas ko sa daliri